Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Good afternoon po sa ating lahat, sa inyo dito, sa ating auditorium, at pati na rin po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, worshiping with us online. I praise God na magkakasama po tayo muli so that we can study the Word together. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Dags Miguel. And we continue po ang series natin sa Joshua entitled Take Hold of What God Has Given. At ang sermon po natin ngayon based on John 20 verses 1 to 9 ay tinatawag nating ang ating kanlungan, no? God being our refuge. So, bago po ako magsimula at pag-aralan po natin ang sama-sama ang kwento ng Joshua chapter 20, gusto ko lang i-share sa inyo ang isang ministry report. Last week, kasama ang ating young adults family na nag-lead ng ating worship services today. So, di ko alam kung napansin ninyo, no? Na yung young adults po, yung nag-lead ng ating praise and worship, kagabi pa, and even for all the services today, sila rin po yung mga naging presider at prayer leaders po natin, comprising of the young adults ministry, no? So, I want to promote that so that yung mga kabataan natin dito ngayon, no? Age ranges 20 to 40, kahit may unting dagdag pa ng 40 plus, okay lang, you're most welcome, no? Kahit may anak po kayo, dala-dala ko rin, yung dalawa kong anak. So please, come on over, join us every Friday. At bukod pa dyan, meron din kaming sports programs, no? From Tuesday, pati ng Friday, no? After office hours, 5:30 to 7 o'clock, meron po tayong sports na pickleball at badminton. So yun lang po yung ilang mga ministry programs na meron tayo at marami pang iba. So, I want to share lang po na itong YA ministry po natin ay thriving and growing, at kasama ko nga po sila last weekend sa tinatawag po nating Benguet Medical Mission, no? This was organized by our Operation Compassion Ministry together with the Mercy Ministry po bilang the overseeing ministry, no? Yung Operation Compassion po ay team po yan ng medical doctors and professionals, mga nurses, dentista, at mga volunteers. At pumupunta po tayo sa iba't ibang lugar para makapagbigay ng holistic na care sa mga tao, both medical and also spiritual. So, kaya po napunta tayo sa Benguet kasi siguro sa marami sa inyo, alam na the past 3 years, doon po ako nag-ministry. Na-lead po natin ang church planting ministry po natin doon. And praise God, this is one of the programs na ginagawa natin para mapalakas at masustain yung church planting work na ginagawa natin doon. And I want to share to you one specific story doon sa medical mission last week, no? So, busy ang lahat, pagod na pagod, at yung energy ng mga tao both from Friday nung dumating sila at nag-set up ng medical ministry all the way nung nag-uwian nung Monday ay talagang hindi mapantayan, no? It's a picture of the kingdom of God and the church being sent on a mission. Kasi minsan naiisip po natin, ano, that the church is only confined in the four walls of our Sunday worship services in our building. But in that weekend, I want to share to you that the leadership of GCF Metro Baguio, especially on that Sunday, you know what they did? They canceled church on that Sunday. You know why? Instead of worshiping at our usual location sa Philippine Baptist Theological Seminary, the leaders decided, gawin natin yung worship service dun sa community. Dun tayo magkantahan. Dun tayo manalangin. Dun natin aralin ang salita ng Diyos. At pagkatapos, saka tayo mag-medical mission. It was a very non-traditional decision to do, because who cancels church? No? Who does that? Napakahirap gawin at napakahirap i-decide yung ganong decision na huwag tayo magtipon-tipon sa kinagisnan nating city or place or center of worship. But our fellow GCFers collectively said, let us not just be the church gathered, let us be the church sent, no? And that's the magical thing that happened, kasi yung kanlungan, kaginhawaan,
at kapahingahan yung hinahanap ng mga tao na nais nating maabot. At imbis na sila yung tumakbo doon sa mga lugar kung saan nila mahahanap itong mga bagay na ito, na mapagaling sila sa karamdaman nila, imbis na sila yung nagpunta pa ng pagkalayo-layo, no? Sa ospital, o sa government health service center, no? O sa barangay health center. Tayo na mismo yung pumunta kung nasaan sila at naging source po tayo ng kapahingahan para sa mga taong mga nangangailangan. And that is precisely why this topic today of the City of Refuge is important. Dahil yun ang nais nating maintindihan sa patungkol sa Panginoon. In His just character of God being just, and in His character din na pagiging merciful niya, makikita po natin dito sa kwentong ito, yung resulta dapat niyan sa atin bilang kanyang mga binukod na mga anak. Set apart, holy and righteous, that we are commanded to represent the Lord and declare His excellencies not just here on a Sunday gathering, but in everyday life. Maging source tayo ng kanlungan ng Diyos, kapahingahan ng Diyos, saan man niya tayo dalhin. Kaya, kung tutusin, ano, tulad ng mga naging recipients ng medical care natin sa medical mission sa Benguet, parang tayo rin naman dito eh. Nais din naman natin ang kapahingahan, di po ba? Hindi po ba't lahat po tayo dito nagnanais din ng refuge kay Lord? Na Diyos, ang Diyos po natin mismo ang maging kanlungan natin. Kasi kung susuriin natin, sa buhay natin ngayon, marami tayong kalamidad na pinagdadaanan. Mapa-COVID-19, Typhoon Karina, hidwaan sa pamilya, o mga problemang malalaki ang pinsala sa isang tao o sa nakararami. Kaya katulad nung panahon ni Joshua, mainam na ang Diyos mismo ang ating tatakbuhan. Dahil ang sino man nahihingi ng saklolo sa Kanya, ay tiyak na maliligtas. Firstly, gusto po nating matutunan ang character ni God of God being a just God na ipagtatanggol niya ang mga tapat at matutuwid. And we learn this in verses 1 to 6. Ang una po nating gustong matutunan patungkol sa justice ni God ay itong first principle na batid ng Diyos ang mga inosente at ang mga masasama. At kita po natin yan muna in the first part of verse 1 to 6 sa verse 1 to 3. So basahin ko po sa inyo. Then the Lord said to Joshua, "Say to the people of Israel, appoint the cities of refuge of which I spoke to you through Moses, that the manslayer who strikes any person without intent or unknowingly may flee there. They shall be for you a refuge from the avenger of blood." So, sa verses 1 to 3, kita natin paano ipinagtatanggol ng Diyos ang mga tapat at matutuwid dahil alam niya ng lubos ang kanyang mga nilikhang mga mamamayan o kanyang mga nilikhang sangkatauhan. No? Kilala niya ang mga masasamang tao at ang mga inosente. No? Sinabi ng Panginoon kay Joshua, no, bilang promise-keeping God, na bukod pa sa lupain na paghahati-hatian ng mga tribo at pamilya sa bayan ng Israel. So kung bubuksan nyo yung Biblia nyo, no, in chapter 19, naaral po natin yan. Nagportion ng inheritance kay Simeon, kay Zebulun, Issachar, Asher, Naphtali, Dan, at pati kay Joshua. Ngayon, pagdating sa chapter 20, may inilaan ang Diyos na mga city of refuge, no, na binukod ng Diyos, no, na itinabi niya para maging safe refuge sa mga refugees na naghahanap ng tulong, no. Kita natin ito sa Leviticus 24:17-22 kung saan mas maintindihan po siguro natin kung ano yung extent, kung ano yung pangangailangan ng mga tao noon kung bakit merong city of refuge, no. Sabi dito, "Whoever takes a human life shall surely be put to death. Whoever takes an animal's life shall make it good life for life. If anyone injures his neighbor as he had done, it shall be done to him
Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. Whatever injury he has given a person shall be given to him. Whoever kills an animal shall make it good, and whoever kills a person shall be put to death. You shall have the same rule for the sojourner and for the native, for I am the Lord. Kaya pinapakita natin dito na ang justice system noon ng Panginoon ay yung tinatawag natin kung na eye for an eye, tooth for a tooth. So basically, ang summary dyan, noong unang panahon, kung nakasakit ka ng kapwa o yung inaalaga ang hayop ng kapwa mo, napatay mo, eh pwedeng-pwede kang paghigantihan nung nakanti mo o nasaktan mong pamilya. No? Yun yung sinasabi natin. Eye for an eye, tooth for a tooth. Maganda yung pagka-explain ni Pastor BJ dito. Eh. Kasi sinabi niya, no, sa English services natin, noong unang panahon, wala naman pong kapulisan. No? Wala naman pong PNP na nangangasiwa sa peace and order ng mga tao noon. No? So para mapangalagaan ang kapakanan ng mga tribo, para masiguro na may takot ang mga tao na hindi sila gagawa ng masama, na institute po ng Panginoon itong tinatawag na command niya sa Leviticus 24 na kung sakali man makasakit ka ng kapwa mo at mapatay mo pa yung kapwa mo, ang justice system natin ay ganito. Yung pamilya na napag-iwanan, maari silang maghiganti. Eye for an eye, tooth for a tooth. Pantay tuloy ang magiging resulta at dapat walang ubusan ng lahi. May namatay na sa pamilyang ito at bumawi na ang pamilyang ito dahil napatay nila yung isa. So therefore, ayos na dapat yan. Aregluhin na natin yan dahil nagkapatayan na. Tama na iyon. Yun po yung justice system noon na inalaw ng Panginoon in His sovereignty. No? Kita rin natin ito na consistent siya kasi nga in the Ten Commandments, alam nyo yan, in Exodus 20:13 and Deuteronomy 5:17, no? Thou shall not commit murder. Bawal yun. Kaya the penalty of killing a person is also death. Tama lang in the justice system in the Old Testament, no, especially. Kaya po dito, zoom in tayo ulit, no? Sa verse 1 to 3. Kita na natin na ang Diyos na nga mismo ang nangangalaga sa mga inosente upang hindi sila malagay sa alanganin at malagay ang buhay nila sa panganib, dahil ayon nga sa verse 3, ang mga city of refuge na ito ay para sa mga nilalang ng Israel na aksidenteng nakapatay ng tao. Nagsilbing protection nila ang mga lungsod na to sa iba't ibang dako ng kanilang bayan laban sa paghihiganti ng mga kaanak o pamilya ng kanilang napatay na tao, no? Dahil sa mga cities of refuge na ito, nakikita natin na tunay ngang just ang ating Diyos. Hindi niya hahayaang basta-basta magkagulo ang bayan ng Israel. Ito ay dahil pinapahalagahan niya ang kapakanan ng bawat tao at binibigyan niya ng pansin ang kaayusan ng buong sambayanan. No? Ayon nga sa Deuteronomy 19:4-7, at makikita rin ito sa Exodus, Leviticus, at Numbers, bukod pa kay Joshua, may specific examples pa na sa batas nila kung paano nangyayari yung aksidenteng may napatay ka, no? Na hindi mo naman intentional makapatay. As a specific example, again, in Deuteronomy 19:4-7, sabi dito, this is the provision for the manslayer. Manslayer meaning yung nakapatay, no? Who, by fleeing, there may save his life, no? If anyone kills his neighbor unintentionally without having hated him in the past, as when someone goes into the forest with his neighbor to cut wood and his hand swings the axe to cut down a tree and the head of the axe slips from the handle and strikes his neighbor so that he dies, he may flee to one of these cities of refuge and live. Verse 6, lest the avenger of the blood, no? O yung maghihigante para dun sa napatay, no? In hot anger, pursues the manslayer and overtakes him because the way is long and strike him fatally, though the man did not deserve to die since he had not hated his neighbor in the past.
Therefore, I command you, sabi sa verse 7, you shall set apart these cities. No, so, yan nga yung pagtatanggol na nangyayari ayon sa awa ng Diyos. Presumed inosente ka nung panahon na iyon, at kung inosente ka nga, go, punta ka sa city of refuge. Or else, kung gusto mo namang mamatay agad, edi hayaan mo na lang na maghiganti yung kabilang pamilya dahil may napatay ka sa kanila. No? So, yun nga po yung picture ng justice system noong unang panahon. Yet again, even how primitive that may look like to us, no? Na parang napaka-barbaric, na parang dugo, laban sa dugo, pamilya, laban sa pamilya, may picture pa rin na just at righteous at matuwid ang ating Diyos. No? Ang tanong, ngayon para sa atin, as an implication, lumalapit pa rin ba tayo ngayon sa Kanya sa tuwing tayo'y nangangailangan, tulad ng mga refugee noon? O madalas, sa tuwing tayo yung naargabyado, na tayo na nga ang nagpasyang babawi na lang sa pagkakamali na ginawa natin o ginawa ng iba sa atin, o di kaya ay di na tayo nagtitiwala na kaya tayong protektahan ng Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan, no? Kaya paalala sa atin, paalala, no? Rather, sa atin ng Panginoon ngayon, batid ng Diyos kung sino ang inosente at masama. Alam niya kung ano yung pinagdaanan mo doon sa umaaway sa'yo ngayon. At kung ikaw yung umaaway sa iba, paalala na ito ng Diyos ngayon. Hindi niya palalagpasin yung mga maling ginagawa natin sa kapwa natin. At kung ikaw naman yung nasaktan, reminder ito ni God. Takbo ka kayo, Lord. Pumunta ka sa Kanya. Sabi nga, in Psalm 18, 17 to 19, sabi ng psalmist, He rescued me from my strong enemy and from those who hated me. For they were too mighty for me. They confronted me in the day of my calamity. But the Lord was my support. He brought me out into a broad place. He rescued me because He delighted in me. Paalala sa atin lahat yan. Sometimes we take matters into our own hands. Yun yung knee-jerk reaction natin eh. Nasaktan tayo. So gaganti tayo. Minsan ganun tayo. Pero sinasabi nga ng psalmist dito na paalala sa atin, no? God rescues us from the strength of those who are harming us. And also it's a reminder, baka mamaya tayo yung kinakalaban na ng Diyos dahil tayo po ay yung nananakit sa iba. It goes both ways. Maybe kayo po ay yung nakasakit nga, hindi lang kayo yung naargabyado. Huwag po tayong pa-victim. Self-assess din. Ako rin ba nakasakit sa iba? Pangalawa, natutunan natin in verses 1 to 3, no? Nabatid ng Diyos kung sino ang inosente at masama. Suriin naman natin ngayon yung verses 4 to 6, yung principle at yung idea na layunin din ng Diyos na mahatulan ng wasto at patas ang sino mang nasasakdal. Basahin natin, verses 4 to 6. He, pertaining to the manslayer or yung nakapatay, shall flee to one of those cities and shall stand at the entrance of the gate of the city and explain his case to the elders of that city. Then they shall take him into the city and give him a place, and he shall remain with them. And if the avenger of blood pursues him, the manslayer, they shall not give up the manslayer into his hand because he struck his neighbor unknowingly and did not hit him in the past. And he shall remain in that city until he has stood before the congregation for judgment, until the death of him who is the high priest at that time. Then the manslayer may return to his own town, his own home, to the town from which he fled. No? So para lubos na maintindihan natin itong verses 4 to 6 at patungkol sa mga refugee cities, sabi sa Christianity.com, no? Why were the cities of refuge established? Under the law of Moses, murder was punishable by death. Exodus 21:14. This was a decree given by God since the time of Noah in Genesis 9 verse 6 and was one of the Ten Commandments of Moses that was instructed to him to give to the Israelites. Sa Exodus chapter 20,
So the law of Moses was established at a time when the nation of Israel was transitioning from nomadic folk, adhering to tribal laws, to a community abiding by civil jurisdiction, which included trials and judges. In order to keep his people safe from injustice, God required of Moses that the priests or the Levites should keep 6 cities out of the 48 that they have been allocated as places of asylum for those who have been accused of manslaughter, that they may be legally protected from those wishing to avenge them until they could come to a trial. Sabi sa Numbers 35, 22 to 25. So after Joshua crossed into the promised land, into Canaan with the Israelites, God passed his instruction to set up the cities of refuge. Joshua chapter 20. So ngayon, sa verses 4 to 6, dahil alam na natin yung purpose kung bakit naitaguyod itong mga cities of refuge, makikita na natin dito yung itinatalagang justice system na ni God moving forward. Kasi nga, nagiging nation na yung Israel. Hindi na sila nomadic na nakatira na lang sa tents during the 40-year journey, leaving Egypt, being rescued by God out of Egypt, going into the promised land. Ngayon, they were being prepared na maging isang strong and godly na nation. And a godly nation requires godly laws and a godly people who will follow God's laws. So, ito na ngayon sa verses 4 to 5, sabi ng Diyos, ng Diyos kay Joshua, makakapunta ang sino man sa gate ng mga cities of refuge, ang manslayer o nakapatay ng aksidente upang makausap nila yung mga elders ng city na nandoon, no? Ngayon, dun sa city, pagkarating nung nakapatay ng aksidente, imagine niyo na lang ano, na ito, mga siguro 4 na kilometro na yung tinatakbo niya from one city na hometown niya papunta sa city of refuge. Talagang nag-aatubili kasi baka mamaya at any point mahabol siya nung maghihigante at papatay sa kanya. So pagdating sa gate, kailangan hanapin niya yung mga elders ng city kasi sa gates daw noon, doon nagtitipon-tipon yung mga leaders or elders, no? So pag nahanap na niya yung mga elders, sasabihin niya, mga sir, ito po yung nangyari sa akin. Aksidente ako, nakapatay ng tao. Pwede bang kupkupin niya po ako at pwede po bang magkaroon po tayo ng trial para ma-judge po ninyo kung anong nangyari sa akin ay tama o mali at para malaman po natin kung inosente nga ba talaga ako. Tulungan niyo ako, please. So nabasa nga natin sa passage na ito na hindi lang siya basta-basta kukunin lang, ano, bibigyan pa siya ng bahay, pagkain at baka nga trabaho pa para ma-include siya doon sa bayan na yun o society na yun o sa city na yun, no? So, kita natin dito na may due process na itinatalaga ang Diyos para sa kanyang bayan. At inutos niya ito para sa mga inosenteng mga refugees na pinopresume nga natin innocent by law. In-explain din dito, nakaharap nga sila sa assembly ng maraming tao. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. No? It included many people who will pray, who will judge, who will assess, who will investigate, and who will make sure na fair yung magiging trial. No? Maraming involved sa process na ito, sa paglilitis na ito, para masiguro na mahatulang guilty yung guilty at para masiguro na yung innocent ay tunay ng innocent, no? O para sa mga inosente nga, pinapaalala din ng Panginoon, again, ano, let's go to Numbers 35, 22 to 25. Sabi nga dito, but if he pushed him suddenly without enmity or hurled anything on him without lying in wait or used a stone that could cause death and without seeing him, it dropped on him so that he died, though he was not his enemy and did not seek his harm, then the congregation shall judge between the manslayer, yung nakapatay, and the avenger of blood in accordance with these rules. And the congregation shall rescue the manslayer from the avenger of the blood, and the congregation shall restore him to his city of refuge to which he had fled, and he shall live in it until the death of the high priest who was anointed with holy oil. Klarong-klaro yung order and peace na tinataguyod ng Panginoon. Kasi alam niya,
men are sinful. And when hurt people are hurt, they hurt others. Ang galing ni Lord. He is protecting the innocent. And also protecting the people from the sin of taking the life of another. Dahil maghihigante sila. No? Sabi nga din na dito sa research ng iba't iba pang mga scholars, no, Jewish cities of refuge were vastly different from their Greek and Roman counterparts, known as asyla. These are places offered to criminals regardless of whether they are guilty or not. Ultimately, cities in the Greek and Roman culture were turned into criminal communities, sheltering the worst of criminals. But the Jewish cities of refuge were under the jurisdiction of the Levites, the priests of God. This meant that those who were sheltered within the Jewish city of refuge were under the influence of spiritual teachers of the nation and were given an opportunity to repent and turn their life around if they are guilty. But if they're innocent, they can continue to live because nobody will run after them for vengeance. Ang galing lang kasi ang city of refuge is the picture of God's justice. This truth should encourage us today na maging matuwid din po tayo at maging tapat din po tayong mga anak ng Diyos dahil alam natin makakatakbo tayo sa Diyos at wala tayong matatago sa Kanya. Alam niya kung inosente tayo at alam niya kung kailan tayo mismo yung nagiging masama sa neighbor natin at sa Diyos. That's a reminder that because God is a just and a good God, tayo rin dapat tapat, dapat matuwid, dapat faithful. Sa atin ngayon, nangyari na ba sa iyo na ikaw yung na-accuse ng pagkakamali kahit na ikaw ay inosente? Wala ka namang nilabag na kasunduan o patakaran. O di kaya, nagkaroon ka na ba ng hindi magandang reputasyon dahil na-chismis ka na ng iba't ibang tao na hindi nila lubos na naintindihan yung katotohanan o yung mga naganap na pangyayari. No? Alalahanin po natin na ang Diyos ay matuwid na hukom. At siya mismo ang sasaklolo para sa kanyang mga anak. Garantisado, yan. Hindi man natin makakamit kung inosente ka minsan, yung justice na deserve natin in this earthly life, no? Pero pangako ng God, dadating ang panahon in heaven, in eternity, in the new creation of a new heaven and a new earth, all justice will prevail. All tears will be wiped away dry. All sickness will be gone. Because the goodness and justice and righteousness of God will reign forever and ever and ever. Ang tanong, one day, will I see you there? Will you be there in that future city? In that future kingdom that God is preparing as early as now? Sabi nga ng psalmist sa Psalm 7 verse 6 to 8, "Arise, O Lord, in your anger. Lift yourself up against the fury of my enemies. Awake for me. You have appointed a judgment. Let the assembly of the peoples be gathered about you. Over it return on high. The Lord judges the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to the integrity that is in me. I ask you, are you righteous? And do you have integrity? The only way that that can be possible for you is if you have Jesus in your life. That's the only guarantee that you will be considered righteous by God. Bakit? Lahat po tayo dito ay hindi natural na mabait. Whether you admit it or not, we sin against God and against our neighbor. And the moment that you are not admitting this to God, there will come a time
that God will bring himself down on earth to establish God's world order with Jesus as judge. And he will bring those he is calling to himself. Ito, mga anak ko to. Righteous sila. Dahil nasa sa kanila si Kristo. Ito, akin tong mga to. Ligtas sila sa city of refuge ko. Dahil ako ang refuge nila. Sino ba ang refuge po? Si God ba? May illustration akong gustong ipakita galing sa Department of Transportation. Sa comic strip, no? Hindi ko alam kung nababasa nyo ng maigi, but this is a picture of how sometimes our emotions overcome our Christian common sense, no? The spirit that should be in us. Minsan sa train station, sasabihin ng gwardiya, "Sir, bawal po dito ang mga bagay na sumasabog." At aminin nyo, minsan ganito response nyo, "Gusto mong pasabugin ko ang muso mo?" Mga ganyan. O sa port terminal daw, "Sir, bawal po magdala ng alagang hayop sa loob." Sasabihin ng tao minsan, "Eh, bakit yung mukhang hayop pinapapasok nyo?" And minsan daw sa bus terminal, nangyayari din daw na, "Sir, bawal po magdala ng mga sharp pointed objects sa loob ng bus terminal." So, anong point mo? Yan daw yung sagot. Minsan, ng mga tao na overcome by emotion, they've forgotten they should have integrity and righteousness. Paalala nga ng Department of Transportation, sobra naman, hindi lahat ng bagay sa init ng ulo dinadaan. Ang ating mga security personnel ay igalang, dahil sila ay naglilingkod upang masiguro ang ating kaligtasan. And this is an illustration that God is instituting peace in order in many different ways today. But even a Christian sadly still has a tendency to revert to old habits. Akala ko ba sinuko na natin yun? The old has gone, the new has come. Pero alam niyo yan. Pag lamagpas na ng 15 minutes yung order ninyo sa Grab, "Ah, I have a right. I am a customer with rights." Kahit 1 minute pa yan, mainit na ang ulo ko. Sira na ang buong araw. Oh, for a more personal note, no? Kahit sa pamilya ko, nangyari to sa amin. No? Aminin ko, even with my parents, we were much younger. Bago kami pumunta ng Sunday, no? Mainit na ang mga ulo namin. Kasi impatient kami. "Ang tagal mo sa CR! Tatlo pa tayong maniligo dyan! At tagal mo mag-make up!" No? We let emotions overcome our disposition. It's so funny, but, you know, it's true. Are we the righteous people that we think we are? Take a second look of who you are, no? Baka kailangan natin bumalik kay God bilang merciful at just na God natin. In verses 7 to 9, dahil natutunan natin in verses 1 to 6 about the justice of God, makikita naman natin yung mercy ng God, the merciful God. Ang pagsaklolo ng Diyos ay bukas para sa lahat ng tatakbo sa Kanya. And the principle that we want to apply in our life and the character that we want to unpack is this, though, nais ng Diyos na makamit ng lahat ng tao ang kanyang katuwiran at katarungan. So, basahin po natin ulit yung verses 7 to 9. "So they set apart Kadesh in Galilee in the hill country of Naphtali and Shechem in the hill country of Ephraim and Kiriath Arba, that is Hebron, in the hill country of Judah. And beyond the Jordan, east of Jericho, they appointed Bezer in the wilderness, on the tableland, from the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead, from the tribe of Gad, and Golan in Bashan, from the tribe of Manasseh. These were the cities designated for all the people of Israel, and for the strangers sojourning among them, that anyone who killed a person without intent could flee there, so that he might not die by the hand of the avenger of blood, till he stood before the congregation." So sa pangalawang punto natin ngayon, no, about the mercy of God sa ating sermon, pinapaalala sa atin ng Bible na ganito na lang ang mercy ng Lord, no? Kita natin ito sa kung paano siniguro ng Diyos, ng Diyos kay Joshua na gagawing city of refuge ang anim na mga lungsod niya na ito out from the 48 cities in the entirety of
Israel. So sabi nga ng mga Bible commentators, may three characteristics daw and learnings na pwede nating mapulot kung bakit ito yung mga cities na napili. Ganito kagaling si God. Unang-una, these were cities who are upon the mountains that they might be seen at a great distance, and so they will direct those who must flee there. Pangalawa, they were seated at a convenient distance from one another for the benefit of all the tribes. Kadesh was in the north. Hebron is in the south. Shechem is in between them, with the three cities located at the west and the three other cities located at the east of the Jordan. And number three reason, that they all belonged under the jurisdiction of the priests, the Levites. This is important, partly that these causes might be more impartially examined and justly determined by the priests, who are presumed able to understand the law of God and most obliged, likely to follow it, the word of God, in their judgment and not be biased by any affection or corrupt interest. And partly that their just reputation with the people and their good counsels might lay some restraint upon the vengeful person who might be inclined or tempted to follow the manslayer in the city of refuge and want to kill him there. No? Dagdag pa nga nung Bible knowledge commentary na according to Jewish tradition, the roads leading to these cities were kept in excellent condition, and the crossroads were all marked with signposts reading, refuge, refuge, dito papunta yung city of refuge. At get this, may mga runners daw appointed at stations along that highway to guide the refugee na humihingi ng tulong. No? Parang may mga MMDA daw na tutulong, nagagabayan yung tumatakbong manslayer. Dito yung papunta ng city of refuge. At merong mga signposts, no? Parang pag dumaan ka ng NLEX o SLEX, alam mo kung saan ka pupunta. It's the same idea. That's how God is designing peace and order for His people. Because He is merciful. No? At ito, sa verse 9, yung pinaka-picture ng mercy na gusto kong maalala natin ng maigi. No? Dahil para sa lahat na tatakbo sa Kanya, they will receive mercy. Kasi baka iniisip po natin, ang blessed naman ng Israel. No? God really wants to preserve their nation. Pero ang tanong, para sa Israel lang ba talaga? Sila lang ba yung pinagpalang people? No? Here's the thing. In verse 9, if we go back again, sinabi doon, isinabatas doon, that even the sojourner, the stranger, kahit ibang lahi pa yan, they can be rescued by this law. That is the picture of God's mercy, because anyone who comes to God for rescue, God rescues. Kaya sa pangwakas sa verse 9, magandang pinaalala ng Diyos na ang batas na ito ay hindi lamang para sa mga Israelita. Na kami-kami lang. No? We will make sure na pag may nangyari sa mga tribu at pamilya, we will take care of each other. Ah, pag may tagalabas, tag-ibang bayan, wala tayong pakialam dyan. No. God even cares for them, the stranger, the alien, the migrant, pati sila. Inalagaan ng Panginoon. Leviticus 19, 33 to 34, according to the law of Moses, says this, when a stranger sojourns with you in your land, you shall not do him wrong. You shall treat the stranger who sojourns with you as the native among you. Tratuhin daw dapat na parang kabayan, kapuso, kapamilya. And you shall love him as yourself. For, sabi ng Diyos, for you were strangers in the land of Egypt, and I rescued you from there. I am the Lord your God, sabi. Tapos, penal ang command ko. Mahalin nyo kahit yung hindi nyo kalahi, hindi nyo katribo, hindi nyo kapamilya. Tratuhin nyo na parang kabilang talaga ng pamilya ninyo. Ganyan, binibigyang halaga ng Diyos ang bawat tao.
Ganyan ka-merciful ang God natin. Inaalagaan din ng Diyos ang karapatan na mamuhay at maging successful at mapakalagaan yung kapakanan hindi lang ng Israelita, pero pati na rin yung kinukonsider nila na kaaway ng mga nations. Paalala ito na dapat tayo din maging merciful just as God has given His mercy to us. Life is precious to God. But may we never say, oh, Israelite life is precious. Palestine life is not precious. Mahalaga to, ah. Because that's one of the issues that we have in society today. No? Marami pong Kristiyano sa Palestine ngayon na binobomba ng state ng Israel. I don't want to delve into the politics of it. Kasi baka ma-confuse po tayong lahat as to how we must view this conflict. But I must share to you that God is not pleased with war. God is not pleased with the shedding of blood. Because God has already apportioned that somebody would die in the place of sinners. At yun ay nasa krus. Si Kristo Jesus. But He does allow war to happen. In His sovereign will, it happens until today because peace and order needs to take place. But war is messy. Death, and you know this, lahat tayo dito namatayan na. Ang hirap mamatayan, hindi po ba? And so let us not simply put ourselves in the place of God and say, one nation, one tribe is more precious than the other. Huwag ganon, Christian, huwag ganon. Lahat sa paningin ng Diyos, mahalaga. Hebrews 13:1-2 says this, let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Baka hindi nyo alam. Alagad na ng Diyos mismo, anghel na mismo, a spiritual being, are the persons that you are caring for because you set aside being partial. You set aside favoritism and you put on the newness of God in you. Paalala sa atin na maging merciful din tayo tulad ng God natin. Because all life is precious and all life is made in the image and likeness of God. Genesis 1:27-28. As an illustration, before tayo pumunta sa application points natin, meron akong testimony na gusto kong i-share from Marvin Pascua galing sa 700 Club. Sabi niya, through all those years naging tapat si Lord sa akin, hindi siya nang iwan o nagpabaya. Kahit hindi ako naging tapat, siya ay nanatiling tapat sa akin. You can search Marvin Pascua on YouTube. Kung sakali lang na gusto niyong makita yung buong storya ng kwento niya. Pero itong background niya. Drug addict, gang member, at eventually nakulong siya. In prison, somebody gave him a gospel tract. And in his most desperate of situations, kasi iniwan na siya ng lahat. Akala niya nung una, yung gang ko, love na love nila ako, lagi kami magkakasama. Pero nung nakulong na siya, dahan-dahan silang nawala. And he came to a point na talagang depressed na siya. But one of the prison inmates, binigyan siya ng gospel tract. Binuksan niya daw yung gospel tract at nakita niya yung Matthew 6:26. Kung saan nakalagay doon, o buti pa nga yung mga hayop, inaalagaan ng Diyos yan, ikaw pa kaya, precious ka kay Lord. Doon daw siya talagang nahabag, at umiyak daw siya, at sa loob ng kulungan, nagbago ang buhay niya. Yung mga nakasuntukan niya sa loob, pinuntahan daw niya, nagsorry siya sa kanila. Nung minsan binisita siya ng tatay niya, na never nagpakita sa kanya all his life. Absentee father. In his testimony, sabi niya, Tatay, I love you. I forgive you. And later on, nung malipat siya,
sa Bilibid, sa maximum prison, pumasok siya sa Bible school. Nakapagtapos, at siya na rin yung nagturo doon sa Bible school sa Bilibid. Within the 8 to 10 years, finally, nung nakalabas siya, ito, si Marvin, nakilala ko siya ng personal. Alam niyo ko saan? He became my seminary classmate sa International Graduate School of Leadership. At alam niyo, nakita ko siya ulit. Because he's a Baguio native, at nung nasa Baguio ako, meron siyang church kung saan siya nagli-lead. Minsan na rin siyang na-involve sa Philippine Military Academy Christian Fellowship as one of the leaders there. At alam niyo ba, tinatapos na rin niya, tinapos niya yung master's degree niya sa seminary kung saan naging magkaklase kami. At alam niyo po ba, he is now finishing his law degree because he wants to uphold the law so that men and women can be morally upright with one another and with God. Eh, minsan nga, nasiko ako niyan sa mukha. Hindi ko pa alam na gang member siya noon. Ha? So medyo nagtapang-tapang ako. Akala ko, malaki rin ako, kaya ko rin yan. Pero nung medyo nalaman ko pala, may past pala si brother, medyo tiklop ako nung konti. Medyo biglang naging shy up. But kidding aside, no, we joke ni Marvin na isa sa mga naging barkado sa IGSL. Would you like to have the same freedom from sin? Would you like for the Lord to say to you personally na not guilty ka na? You are now free from the imprisonment of your sin. Past, present, future. Wouldn't you want to have that same kind of hearing and trial where your defender, yung attorney mo, si Jesus. At sinisabi ni Jesus sa Ama, Ama, akin na to. Laya na to. Naniniwala siya na sinner siya. So Ama, alam ko righteous ka. Palayain na natin to. Anak mo to. And the righteous God, the Father, will say, not guilty. You are set free. At ito pa, bago ka pa lumabas ng courtroom, may bit-bit si Judge, the Father, and Attorney, Jesus Christ, the Son. Oh, teka lang ha, ito ang Holy Spirit. Kakayanin mo ng mabuhay na hindi lang sa sariling lakas mo. Mahirap ang Christian life. Pero ngayong laya ka na, itong Holy Spirit, kakayanin mo. Kasi the Spirit will enable you to be righteous and upright. You will not be perfect, but the Holy Spirit will guide you. Don't you want to have that same thing? Now is the time. Huwag niyo nang palagpasin pa ito, mga kapatid. If God is already speaking to you now, God wants to set you free from the bondage and prison of sin. Hindi man masosolve ni God lahat ng problem natin, no? But spiritually, from this day forward and into eternity, binibigay na ni God yung certificate. Laya ka na. Ang tanong, willing mo bang tanggapin? Will you receive it? And will you indeed change for the better? If this is the desire of your heart, we will end by reminding you na kung si Jesucristo na nga ay nasa buhay ninyo, you are now no longer a refugee, napatakbo na ng patakbo, na maghahanap ng city of refuge every time you make a mistake. You are now a kingdom citizen. Citizen ka na ng heaven, ng langit. At kailangan nating aralin, no, sa tuwing kinakanta o inaawit o pinapanalangin natin yung Lord's Prayer na dito sa lupa para lang sa langit, may ibig sabihin yan. Let me leave you with three things, no? Bilang kingdom citizen na ni God.
in the city that He is establishing in the future. And that He is starting to do that now. Yung kingdom building work na ginagawa ni God, ongoing na yan. At habang ongoing yan, ito ang participation natin. As we long for that heavenly city of God. Number one, may grasya tayo kay Kristo Jesus. Kaya dapat maging maingat at mapanuri tayo sa pakitungo natin, sa kapwa natin, upang hindi tayo maging padalos-dalos sa paghuhusga at nang hindi humantong sa paghihigante. Luke 6:37 to 38, judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. Good measure pressed down, shaken together, running over will pour into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Sa kung gaano mo raw tatratuhin ang neighbor mo, yun din ang maisusukli sa iyo. So assess, no? When you forgive, you will also be forgiven. But if you condemn, surely condemnation too will come on you. Romans 12:17 to 21. Repay no one evil for evil, but give thought to what is to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink. For by doing so, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kingdom citizen. Yan. Pangalawa, may hustisya ang lahat kay Jesucristo. Kasi tinubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng sangkatauhan. Ano man ang lahi o estado sa buhay, nawa ay maging buhay si Kristo sa isip, salita at gawa natin. Kaya huwag nating ipagkait ang kanyang kabaitan, lalo na sa mga nangangailangan at naaapi. Romans 7:25 hanggang chapter 8 verse 1. Thanks be to God, to Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with mine. But with my flesh, I serve with the law of sin. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation. May righteousness ka na. Galing kay Jesus. Galatians 3:27 to 28. For as many as you were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, neither slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heir according to the promise, anak ka ng Diyos. Dahil sa iyo na si Kristo, ano man ang lahi, ano man ang background mo. But finally, may pangakong lungsod kanlungan, city of refuge, ang nananalig kay Kristo Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay maaari nating makamtan ngayon gaya ng panalangin natin, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa lang. Ibig sabihin yan, yung city of God ini-establish na ngayon pa lang, and we can, no? We can live it out. Nawa ay maisa puso at maisa gawa natin ang pagpaparamdam sa ating kapwa ang mga katangian ng isang mamamayan ng langit. And I end with these two verses. Philippians 3 verses 17 to 20. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and their glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Kingdom citizen, citizen of heaven. And finally, as we close, Ephesians 2:19 to 21. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and the prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord.
In Him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Thanks be to God. Siya ang ating kapahingahan, kanlungan, at Siya ang nagbibigay ng tunay at panghabang buhay na katarungan sa atin. Wala nang iba, kundi ang Diyos. Ang Diyos. Tumayo nga po tayong lahat. Let us pray. Lord, nais ko po na kausapin niyo ngayon ng maigi ang sino man ngayon na nais ng mapalaya sa kanilang mga kasalanan, na prisoner ngayon ng kanilang mga pagkakamali, at araw-araw nilang binabalik-balikan ang mga kanilang pagkakasala. Lord, tulungan niyo po ang mga taong ito to admit that they are guilty at nais po nilang mapalaya po ninyo at mabigyan ninyo ng bagong buhay. Salamat kasi ganito ang kaligtasan na binibigay ninyo. Hindi na po namin kailangan ng temporary city of refuge. Dahil sa inyo, Panginoon, ibinigay niyo na si Jesus. At pinapangako niyo rin na sa dadating ng panahon, ma-establish niyo na yung kingdom. Pero ngayon pa lamang, nais niyo na mapabilang kami sa kingdom building para yung experience ng refuge at kapahingahan at kanlungan ay maipadama namin sa isa't isa. At sa mga tumatakbo ng saklolo, tumatakbo sa inyo ng saklolo, tulungan nyo kami. Dahil alam po namin, ito ang kalooban ninyo para sa buong mundo. Umaasa po kami na ang mercy at justice nyo noon ay hanggang ngayon nandyan pa rin. Alam po namin yan dahil kay Kristo, Jesus. Salamat po, Ama. Salamat. Kaya naman po, nais ko pong ipanalangin ang aking mga kapatid ngayon. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. God bless you. See you next Sunday. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, in partnership with Far East Broadcasting Company, Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.